God's Day to all, kapamilya. Welcome po sa ating daily devotion at excited po ako dahil start na po ng ating 40 days devotion using the Purpose Driven Life book written by Sir Rick Warren. So, ready na po ba tayo? Konting trivia lang po, alam niyo po ba na nag-start ang church natin dahil dito sa libro na to? Opo, nag-start po sila na using this book, 40 days po na small group lang. At pagkatapos ng 40 days na yon, napanganak na po, bonggang-bongga, ang ating Church on the Hill Christian Community. At hanggang ngayon, 17 years na po tayo. Di ba ang galing talaga po ni Lord? At syempre po na, sabi nga, ako mismo, naniniwala po ako na may mga yung divine numbers, kaya nga po every 7 may mga in-expect akong gagawin ni Lord na iba, kakaiba sa buhay ko. Tapos, yung 40 days po, isa po yan sa mga divine numbers na masasabi na special number ni Lord. Bakit? Alam niyo po ba na 40 days na nasa Ark si Noah for the transformation of the world? 40 days din po si Moses na pumunta sa Mount Sinai for the transformation at for the yung ano ng 10 commandments, o di ba? Tapos ano pa po sa si Goliath, 40 days po niyang minamak ang Panginoon at nagpipigil si Lord hanggang sa dumating si David na napakaliit na gagamitin ng Panginoon para i-prove na God is so powerful. Ano pa po, 40 days sa wilderness si Jesus Christ. At pagkatapos po noon, handang-handa na po ang Panginoon natin sa sobrang hirap na pasakit na haharapin niya. At yung mga disciples po, 40 days po silang naghintay for the afternoon is there yung resurrection ni Jesus Christ, di ba? Na 40 days naghintay sila para sa coming of the Holy Spirit. So yung 40 days po na to, pinagpe-pray po namin na may gagawin pong kakaiba ang Panginoon sa iyong buhay. Yung malalaman nyo kung ano po talaga ang purpose ng buhay nyo. So, talking about transformation, magpunta lang po tayo sa isang verse na para po maintindihan lang po natin ang transformation po ba, sino po ba, paano tayo matatransform? So, nakasulat po yan sa Book of Romans, chapter 12, verse 2. Ang sabi niya po ba po doon, let God transform you into a new person. Gusto niyo po ba yon? Sino ba naman ang ayaw po, di ba? Let God transform you into a new person by changing the way you think. Kasi nga po, pagka mali yung iniisip natin, yun tayo. Hindi natin maiintindihan talaga kung ano ang palatuntunan ng Panginoon sa ating buhay. Kaya sabi niya, let God be the one to change the way you think. Then, sabi niya, pag hinayaan natin ang Panginoon, makinig lang tayo sa mga sasabihin niya, yung mga verses na matututunan natin, then you will know what God wants you to do. Handa na po ba tayong magpa-transform sa Panginoon? So, ayan, introduction pa lang po yun. Ang title po kasi natin sa araw na to is It all starts with God. Doon pa lang po sa title na yun, alam na natin kung saan tayo dapat mag-umpisa. Walang iba kundi sa Panginoon. Mag-start po tayo sa Panginoon Jesus, sa ating Panginoon. Sabi nga po dito sa Colossians chapter 1 verse 16, at ito po ang mag-explika ng lahat. Sabi niya, for everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible, everything got started in Him and finds its purpose in Him. Dito po sinasabi na lahat ng nakikita at hindi natin nakikita, lahat-lahat, walang exemption, ay galing sa Panginoon. Nag-start sa Panginoon. Which means, pag sinabing nag-start tayo kay God, siya ang creator natin.
At hindi lang po nagtatapos doon, syempre dahil siya ang creator, sa kanya rin po natin malalaman kung ano ang purpose natin. And finds its purpose in Him. Kaya po, sabi niya, walang kahit sino ang nakakakilala sa atin ng totoong-totoo 100%, ngiti man o nakasimangot o umiiyak o nakatagong mga damdamin kundi ang Panginoon. Mukha pa lang po natin, alam niya na kung ano ba talaga ang nangyayari sa atin. Walang nakakakilala sa atin ng buong-buo kundi ang Panginoong Jesus. Kundi ang Panginoong Diyos dahil siya po yung nag-create sa atin. At kung may makakaunawa man po sa atin kung bakit tayo ganito, eh si God pa rin po yun. Kaya nga po, sabi niya, kung mag-uumpisa tayo ng tama para makita natin kung ano ba talaga ang purpose natin sa buhay. At syempre po, hindi po yun magsisimula sa sarili natin. Nakakatawa nga po dahil, diba mula bata tayo, ang mga tanong, anong gusto mo maging paglaki mo? Yan. May mga kanta pa ng, What I wanna be, when I grow up to be big me. Tapos pag lumaki na, ano ba ang mga goals mo sa buhay? Ang my goal, my ambition, my dreams. Yung masama, pero pansinin niyo po kung saan nagsa-start ang lahat. It begins with yourself and yourself alone. Kapag po naintindihan at hayaan po nating i-transform tayo ng Panginoon, hindi na po ganun ang magiging question natin para totoong malaman natin ang purpose natin sa buhay. Yan na po yun na, ano ba ang gusto ng Panginoon na gawin ko? Paano ba ako ginawa ng Panginoon? Ano ba ang inaasam-asam ng Panginoon na maging ako? Yan. Hindi na po parating sa sarili lang. Kasi sa totoo lang po, kuminsan, gusto po tayong maging director ng ating buhay. Pero sino po ba ang dapat na mag-direct ng buhay natin? Meron na naman pong isang verse na pag-aralan natin na kadugtong po para maunawaan natin na it all starts with God. At yan po ay nasa Book of Job, chapter 12, verse 10. Isang katotohanan na sinabi doon, it is God who directs the lives of His creatures. Everyone's life is in His power. So, 2 points po dyan na makikita natin. Sino pong director? Hindi po tayo. Sabi niya nga, it is God who directs the lives of His creatures. Ibig sabihin, tignan nyo nga po yung kanta natin last week. Last week yung si Ma'am Dang, yung son, alam ni Lord kung kailan sinet ni Lord o dinadirect niya, o ikaw, pag umaga, magliwanag ka sa ganito. O ikaw moon, pagka umaga, magtago ka muna. O star, kayo din, magsitago kayo ha. Galingan mong umaraw, son, para hindi makita yung mga stars. Yung waves, kung hanggang saan lang siya hahampas. Kung hindi, parati tayo may tsunami pag hindi talaga dinadirect ng Panginoon ang mga bagay-bagay. Kahit po ang mga puno, kahit ang kidlat, alam niyo po ba na ang kidlat kung saan babagsak yun, dinadirect pa rin ni Lord kung saan? Kaya nga po kung iisipin natin, tayo yung highest form of creature na ginawa ng Panginoon. Pero nakakalungkot kasi tayo po yung pinakamatigas ang ulo. Ang mga dagat, ang mga ibon at lahat ng create ni Lord sumusunod sa kanya . Pero tayo, binigyan tayo ng grace ni Lord, pero ang titigas ang ulo natin, minsan ayaw natin sumunod sa palatuntunan ng Panginoon, yung nakaset talaga na para gawin natin, parati tayong sumasalungat sa Kanya at ginagawa natin kung anong gusto natin. Kaya po nagkakawendang-wendang tayo, diba? So dito po, makikita natin na God has a power over the lives of His creature. Kaya God is so powerful na mabuti na lang powerful si Lord. Kasi kung hindi, siguro pag ginawa na natin gusto natin, hindi na tayo makakabalik talaga sa Kanya.
Pero ngayon nga eh, ganun tayo kamahal ni Lord. We are so blessed to have a faithful, loving, caring, powerful God na sabi niya dito na we exist. Kung iisipin natin, nabubuhay tayo dahil gusto niyang mabuhay tayo. Dahil gusto niyang maramdaman natin yung pagmamahal niya sa atin. Kaya nga po eh, kuminsan, ang inaano natin na, Lord, ito yung mga goal ko, Lord, ito yung mga plano ko. Pero ang tamang tanong po talaga, Lord, ano pong plano niyo sa akin? Ano po yung dapat na gawin ko? Kuminsan po kasi, nandun tayo lahat, aim natin maging successful. Successful. Pero, iba po kasi ang success ng mundo at being successful na nakasama natin ang Panginoon. Sabi niya nga po, we are called to be faithful. Yung success, sabi niya, unahin mo si Lord and all these things will be added unto you. Diba, mga kapamilya? So, ayan. At ang pinakahuli naman po, na makakatulong sa atin para maintindihan na kailangan mag-start talaga tayo sa Panginoon. O diba, siya yung nag-create sa atin, he's powerful, idadirect niya tayo, at ganun niya, iwiniwil niya na tayo ay mabuhay at magkaroon ng purpose sa buhay. At higit sa lahat, sabi niya, kailangan po natin na maintindihan na pag nag-uumpisa po tayo, ano yung pinaka-importante? Ito na po, sa Ephesians chapter 1, verse 11. Sabi po niya doon, it's in Christ that we find out who we are. Kung gusto niyo po talagang malaman kung sino tayo, at kung ano ang purpose ng buhay natin, sabi, and what we are living for, we will find it in Christ Jesus. Long after we first heard of Christ and got our hopes up, He had His eyes on us, had designs on us for glorious living. Hindi lang basta dinesign tayo. Ang design ni Lord ay glorious living. Part of overall purpose, He is working out in everything and everyone. Alam niyo po ba na itong mga plano lang Panginoon, part pa lang? Meron pa po siyang eternal na plan sa ating lahat. Kaya nga po, dito pa lang sa verse na to, makikita natin na mang 3 points na masasabi. Unang-una, sabi niya, it's in Christ that we find out who we are and what we are living for. So, paano natin malalaman kung sino tayo kung wala tayong relasyon sa Diyos? Kaya napakahalaga po yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya paano nyo naman natin magkakaroon ng relasyon kung hindi natin bibigyan talaga ng special moments, special time si Lord? Read His Word, listen to preachings, dahil doon tayo makakarinig ng salita ng Panginoon at mga katotohanan. Paano po? Sabi nga po, baga yung may girlfriend o boyfriend, di ba, araw-araw yan, nanliligaw. Dapat daw po tayo ganun. At wala naman po akong doubt dahil alam ko po na season 3 na po yung ating 8 o'clock habit at season 2 na po itong ating daily devotion. At kayo pa rin po ang kasama namin. At naniniwala po kami na every day na sinasamahan nyo kami, God is speaking sa inyong lahat. At nawa po ngayon, mas lalo pong magsalita ang Panginoon sa inyo. O tuloy na. So number 2 points and second point po dito, ang lambing-lambing at nakakakilig yung sinabi dito ni Lord na Christ had His eyes on us. Tingnan nyo. Kung minsan iniisip natin ang hindi tayo importante, yung ito lang tayo, ako lang to. Pero hindi, ikaw lang yan. Dahil sabi niya, He has eyes on us. You're special. Special po tayo lahat sa Panginoon. Kung bakit po ito ang
sinasabi ni Lord, naniniwala po akong walang aksidente. Sinasabi niya po talaga na special tayong lahat sa Kanya. Kung sino man po yung nanonood ngayon, special po kayo sa Panginoon. At sabi niya pa po dito na He had designs on us for glorious living. Kaya nga po sabi niya, may disenyo na po ang Panginoon sa atin. Sabi nga po, pwede kang pumili ng kurso mo, pwede kang pumili ng karir mo, o mapapangasawa mo, kung ano gusto mong gawin, mag-basketball, o mag-chess, o mag-volleyball. Pero po, hindi po natin kayang piliin kung ano ang purpose natin dahil isa lang tayo sa mundo at you are unique na ginawa ni Lord para gawin mo yung pinapagawa niya sa'yo. Tandaan niyo po yan, ha? Ganyan kayo ko special. At ang huli, syempre po, yun yung naka-ano yung purpose ni Lord para tayo ay na-design. Hindi lang po para dito sa mundo na to na maranasan natin yung biyaya ng Panginoon, yung pagmamahal niya sa atin, na tayo special, kundi may design pa po siya sa atin, eternity, sa eternity. Si Lord po kasi is a powerful God at saka perfect na hindi lang po niya tinitingnan hanggang dito, hanggang dulo. Gusto niya, biro mo, mula pa nga po, sabi ko nga, mula pa sa Book of Genesis, nasa eternal na po ang pag-iisip ni Lord na yung mga anak, yung seed mo, sabi niya kay Satan, no, sa serpent, tatalunin ng seed of a woman na nag-start kay Eve. At hanggang ngayon po, yung binitawan ni Lord na salita niya na yun, finufulfill niya. Ang tanong, are you ready to start your life and to know your purpose na kasama ang Panginoon? Dahil kung wala po ang Panginoon, hindi po tayo makakastart ng tama, hindi po natin malalaman ang totoong purpose ng buhay natin. So, hayan lang po ang ating first day. And ang dapat po nating maintindihan na without God, life makes no sense. Kaya po, let us all start our lives with God, yung true relationship sa Kanya. Sabi niya nga po dito sa Point to Ponder, it's not about you. It's all about God. And yung verse po natin, Colossians chapter 1 verse 16, na pakakatandaan po natin na God is our creator. He will direct us. At alam niya na ganun siya, He has power over our lives. At parati po nating tatandaan na wala po tayong magagawa na purposeful sa buhay pag wala ang Panginoon at wala tayong relasyon sa Kanya. So, to leave with you with a question, sasabihin ko po yung question ngayon at sa pagtapos po ng ating first day of devotion, isipin po ninyo at sagutin niyo po ang tanong na to. At kung may time po kayo, i-answer that question dito po, i-chat niyo lang. Tapos, mabasa rin po namin. Okay? So, ang question po, sabi niya, in spite of all the advertising around us, how can we remind ourselves that life is really about living for God and not for ourselves? Ayan, ulitin ko po, ha. I-personalize po natin, ha, sa sarili natin. In spite of all the advertising around me, how can I remind myself that life is really about living for God and not myself? Okay, so dyan lang po nagtatapos ang ating first day. Pray na po tayo. Lord, alam po namin na may gagawin po kayo sa buhay ng bawat nakikinig ngayon at sa kanilang mga pamilya. Lord, tulungan niyo po kami to always remember who we are and who you are. Patawarin niyo po kami kung nagdudunong-dunungan kami sa aming buhay. At sa dulo-dulo rin, hahanapin pa rin namin kayo at hihingi ng tulong dahil nawawala na naman kami. Lord,
Help us, Lord, to have a true relationship with you. To find our purpose in life na kasama ka. Na makita po namin talaga kung ano po yung pinapagawa ninyo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Help us, Lord, to be faithful for the rest of our devotions to know our purpose. We love you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po! Bukas po ulit!